Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagpanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Mabuti at matuwid na tao si Jose at tanging tamang daan ang lagi niyang pinipili. Ngunit naging kapos din ang kanyang pag-unawa, kaya't naging salungat sa kalooban ng Diyos ang kanyang desisyon. Kahit na kabutihan ni Maria ang iniisip niya, nais niyang hiwalayan ng lihim si Maria upang hindi ito mapahiya. Hindi ito bunsod ng galit o paghihiganti. Hangad ni Jose ang maging malaya si Maria kung sakaling ang sanggol ay bunga ng pakikinig niya sa tunay niyang minamahal. Sa sitwasyong ito, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para itama ang desisyon ni Jose. Ipinadala ang anghel ng Diyos sa panaginip para alisin ang kanyang alinlangan at takot. Inihayag ng anghel ang katotohanan tungkol sa pagdadalang tao ni Maria. Ipinakilala ang pagkakakilanlan ng sanggol sa sinapupunan ni Maria at ang misyon na gagampanan ng sanggol na ito sa takdang panahon. Ang pagliligtas ng sambayanan. Ipinaalam din sa kanya ng anghel na ang sanggol na ito at ang kaganapan sa propesiya ni Propeta Isaias, kung saan naging posible na ang imposible sa kamay ng Diyos. Pagsasagawa. Mahalagang nakabatay sa katotohanan ang bawat desisyon na ating pinipili upang maging daan tayo ng pagpapala sa kapwa at sa mundo. Hinahanap ba natin ang tamang batayan bago tayo pumili? Binubuksan ba natin ang ating isip sa epekto ng ating mga desisyon sa ating kapwa?